Hello everyone, welcome back to my channel. It's me, Tari Ray Vlogs. If you're not connected to my channel, please connect and subscribe, likes, comment, share, and don't forget hit my notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Maraming salamat po. Ayon sa datos mula sa DSWD Field Office in CR, mula sa implementasyon ng Social Amelioration Program, nasa 3,202,949 ang bilang ng mga pamilyang naabutan ng ayuda. Sa pakikipagtulungan sa Financial Service Providers or FSPs, nasa 215,934 ay mula sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS at 1,386,999 sa mga non-PORPIS beneficiaries. Dagdag pa dito, nasa 1,600,016 naman ng mga pamilyang beneficiaryo ay waitlisted. Patuloy pa rin po ang DSWD Field Office in CR sa pamamahagi ng ayuda sa pamamagitan ng digital payment. Maliban po sa pagpapatuloy na implementasyon ng Social Amelioration Program, tuloy ang pamamahagi ng tulong ng DSWD Field Office in CR sa pamamaraan po ng Relief Augmentation at Assistance to Individual in Crisis Situation. Nakapagpamahagi ng ahensya ng 330,859 family food packs sa Maynila na nagkakahalaga po ng 145.4 million. Sa ilalim po ng Assistance to Individual in Crisis Situation, tuloy ang pamamahagi ng tulong gaya ng medical, burial, transportation at food assistance na nagkakahalaga ng kabuuan ng 239.2 million. Tuloy pa rin po ang pagpapaabot ng tulong ng DSWD Field Office in CR sa ating mga kababayan na nangangailangan sa panahon ng krisis. Top update mula po sa mga taga-NCR para po sa inyong mga katanungan. Bakit hindi po ako nakatanggap ng text mula sa GCash? DSWD NCR po ang namamahala ng digital payout tulad po ng GCash o Pimaya o kahalin tulad nito. Random selection po ang ginawa nila, ibig sabihin ay computer generated, halos 1% lamang ang pinagpala na makatanggap. Kung ako ay hindi nakasama sa nakatanggap ng text, ay may pag-asa pa po ba ako na makakuha pa ng SAP? Lahat po ay may pag-asa na makatanggap ng SAP second tranche o mga waitlisted. Ayon sa CCSWD, LGU ay magkakaroon ng manual payout sa mga barangay sa mga hindi pa nakatanggap through GCash o another form of digital payout. Maghintay lamang po tayo kung kailan iyon. Ang schedule po ay ang DSWD NCR ang tanging nakakaalam. Totoo ba na last day ang bigayan ng SAP sa August 31? Hindi po. Ang ating barangay naghihintay lamang po ng update o abiso sa manggagaling sa DSWD NCR. Tayo po lamang ay naging tulay para po may distribute o may pamigay ang SAP sa bawat pamilyang nangangailangan. Inayos lahat ng may problema mula sa kakulangan ng requirements hanggang sa pag-update ng inyong mga bagong contact number at ito pong aming pinasa sa DSWD NCR. Paano kung numerong nakasulat sa aking SAC form ay hindi na gumagana, nawala, bago at iba pang dahilan? Nung nakaraang linggo ay nakapagsumite na po ng ating barangay sa LGU through email na certified ng kapitan, kalakip ang Xerox ng SAC form at ID ng mga taong nag-update ng kanilang mga bagong numero. Iyong mga may ganong kaparehas na concern ay pwede naman po na i-update ang inyong mga numero sa ating barangay para kung dumating ang panahon na magka-manual payout ay bibigay ang record sa ating mga call center para maging gabay kung nasa lista ng mga tatanggap na araw na iyon ang inyong pangalan. Paano po iyan? Nawawala ang aking SAC form. Ang sagot po, through manual payout, ibig sabihin po, tinawagan ka na para dalhin ang SAC form, Xerox ng ID, magbibigay po ng rekomendasyon ang payout team leader kung ano ang magiging option. Pwede pong certification ng pagkawala mula po sa punong barangay at kung anumang ito. Paunawa po sa ating mga kabarangay, maghintay lang po tayo ng anunsyo kung kailan ang manual payout, kung sa barangay man ito o sa LGU.
lalo na po sa hindi pinalad na makasama ng random selection na ginawa ng DSWDNCR through digital payout. Naway tayo pong lahat ay mag-iingat palagi at patuloy na sumusunod sa mga binababang kautusan ng ating city. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga bagong balita. Kaya maraming salamat and God bless po.